Magandang araw mga kabayan, kumusta na po tayo lahat dyan? Ito po ulit si Tomang Bulakenyo at meron namang katanungang sasagutin. At bago po tayo tuloy ang magsimula, kung bago pa lang po kayo dito sa akin channel, ay huwag pong kalilimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button at notification para po updated kayo sa mga latest videos ko. Kung ngayon nyo lang po nakita ang aking channel, ay ang aking pong vlog ay tungkol po sa mga na aplikante o nagtatanong kung paano pumasok sa Canadian Armed Forces. Kung nasaan man po kayong lugar, lalong-lalo na dito sa Canada, at kayo po ay gustong mag-apply sa Canadian Army, pwede niyo pong ipadala ang aking mga katanungan. At kung hindi ko po masasagot, kung mas malapit po kayo sa recruitment center sa inyong probinsya, pwede niyo pong itanong doon direkta ang inyong katanungan. Ako po ay hindi parte ng recruitment center. Ako po ay sinasagot ko lang ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya, dahil ako po ay isang miyembro ng Canadian Army dito, at gusto ko lang pong makatulong sa mga kababayan kong Pilipino na dito sa Canada na gustong pumasok sa Canadian Army. Ngayon po ay sasagutin ko ang isang katanungan na ipinadala ni Plex647. Ang sabi po niya, "Sir, nabasa ko po sa isa po sa part na screening yung credit history. How good the credit history to pass the background check po?" Ayun. So, habang nagda-drive ay sasagutin ko po ang kanyang katanungan. Kaya samahan niyo lang ako at sasagutin ko. Ayun. So, simulan natin ang pagsagot sa katanungan na ipinadala ni Plex647. Itong si kabayan siguro ay katulad din ng ibang mga aplikante, siya ay resourceful at nagre-research sa internet kung ano ba ang mga karagdagan pang kaalaman para sa pag-a-apply sa Canadian Army. At nakita nga daw niya, nabasa niya na ang pagkakaroon ng credit history, gano'n daw po ba nakaka-apekto yon sa pag-a-apply sa Canadian Army. Alam niyo po, base sa aking karanasan, hindi ko naman nalaman na siguro. At siguro kung updated kayo sa mga latest videos ko, idiniscuss ko doon na ilang beses akong nagpag-ulit-ulit sa pag-a-apply sa background check dahil nag-expired yung aking mga clearances. So, hindi ko na rin siguro malaman kung tuwing mag-expire yung aking clearances ay kung ginawa na nila yung aking credit history, yung pag-check sa aking credit history. At ang makakasagot lang niyan ay yung recruitment center. At parang hindi na po siguro natin dapat malaman sa part ng aplikante, pero kung kayo po ay curious na baka naman sabihin nyo maka-apekto, ay mas maganda ay meron kayong magandang credit history. Paano ba magkaroon ng magandang credit history? Una po, kung kayo ay may mga credit card, dapat po updated ang pagbabayad nyo. Kung ang due date niya is February 9, dapat before February 9, nababayaran nyo agad yon. Dahil kapag ka pumalya kayo sa pagbayad sa credit card nyo at pinaka the worst ay hindi nyo nabayaran at nakalimutan nyo na, at sabihin nyo, $2 lang naman siguro yung aking dapat bayaran. Alam nyo mga kabayan, regardless of total amount
na due date ng credit card nyo, inire-report yan. Inire-report yan sa credit bureau at nakaka-apekto yan. Malaking epekto dahil sasabihin, itong si Mr. Juan de la Cruz ay hindi responsable sa pagbabayad ng kanyang credit card. Kaya hindi lang po credit card. Kung alam niyo po yun sa bangko, meron tinatawag na line of credit or credit line. Dapat din po updated kayo sa mga pagbabayad dyan. Dahil kung halimbawa February 15 ang kanyang due date, tapos hindi nyo po nabayaran at ito ay naulit ng ilang beses, malaki po ang epekto niyan dahil ire-report po kayo. Hindi po part ito ng aking trabaho, pero sa pagkakaalam ko, tatlong beses na mangyari yan, ay ipo-forward na po kayo sa credit bureau at magkakaroon na po kayo ng record. Kaya po, kung kayo ay conscious sa inyong credit history, magkaroon po kayo ng magandang credit record, ay pangalagaan niyo po yun. Lalo na kung nagbabala kayong pumasok sa Canadian Army. Pero tingnan niyo po doon sa mga requirements ng pagpasok ng Canadian Army, hindi naman na literally or specifically nakasulat doon na must have a good credit standing or good credit record. Kaya po, pero kahit hindi man nakasulat doon, mas maganda na conscious kayo sa inyong credit history. So, ang maibibigay ko nga pong halimbawa, yun, yung pagbabayad ng update sa inyong credit card or line of credit at sa mga iba pong kautangan na sa palagay nyo ay dapat nyong bayaran. Dahil pagka po hindi nyo agad nabayaran yon once or twice na nangyari at nakalimutan nyo na, hindi naman kayo kukulitin nung napagkakautangan nyo. Ang mangyayari nun ay ipo-forward agad yun sa credit bureau at ang credit bureau malalaman nyo na lang na may record na pala kayo doon. So kung ano pa ang inyong katanungan siguro mga kabayan, dahil itong katanungan na ipinadala ni Flex 647, wala siguro kong masyadong maikikwento dahil hindi naman na hindi ko naramdaman o hindi naman ako nahirapan sa ganitong pagpaprocess ng sa credit history nga na yan or part ng background check. Ayun. So, hanggang dito lang muna kabayan. At gaya ng sabi ko, maganda ang iyong katanungan, pero sa credit history, wala naman ako masyadong masabi. Anyway, kung meron kayong mas interesado pang katanungan, ipadala nyo lang at sasagutin ko agad. Maraming salamat mga kabayan.